Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam, sa wakas ay makikita na natin ang konklusyon ng napakabangis at napakatinding pagtutuos sa pagitan ng pirata mula sa bagong henerasyon na si Luffy laban sa strongest creature of the world at emperor na si Kaido. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang. Dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sobrang nasasabik na akong may bahagi sa inyo fam ang napaka-astig at napaka-emosyonal na chapter na to. Kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin! Chapter 1049 ay pinamagatang The World We Should Aspire To. Ang title na ito fam ay may kinalaman sa mga katagang binitawan ni Luffy sa dulo ng chapter. Salamat naman fam at itinuloy na kagad sa chapter na to ang huling eksena sa pagtatapos ng Chapter 1048 kung saan parehong ginamit ni na Luffy at Kaido ang kani-kanilang mga ultimate finishing moves na siyang ang magdidikta kung sinong mananalo sa digmaan. Pero bago tayo pumunta sa eksenang yan fam, ay unahin na muna natin ang cover page ng chapter na to, kung saan nagpapatuloy ang 25 cover story na kinatatampukan ng mga kaganapan sa pamilya ng Vinsmoke pagkatapos ng mga pangyayari sa Whole Cake Island arc na pinamagatang Germa Double Sixes and Emotionless Excursion. Matatandang sa huling chapter ay napag-alaman na nga ng mga anak ni Big Mom na sina Vinsmoke Ichiji at Vinsmoke Reiju ang dalawang misteryosong individual na gumawa ng kaguluhan sa Chocolate Town. Sa chapter na ito naman fam, may isa na namang nakakagulat na pangyayari ang bumulabog sa Whole Cake Island. At ito ay ang biglang pagkasunog ng mga prison books kung saan nakakulong ang magkapatid na Vinsmoke na sina Niji at Yonji. Mukhang unti-unti ng matagumpay na naisasagawa ni na Ichiji at Reiju ang kanilang plano upang mailigtas ang kanilang mga kapatid mula sa pagkakabihag sa kanila ng Big Mom Pirates. Nagulat lang talaga ako fam at parang hindi ko lubos maisip kung paano nalusutan ni na Ichiji at Reiju ang napakatinding depensa ng Big Mom Pirates at tila ba nakagawa sila ng paraan upang maiwasan ang direktang inkwentro laban sa malalakas na Yonko Commanders ng Big Mom Pirates na sina Katakuri at Cracker. Mukhang magaling nga talaga sa infiltration o palihim na pagpasok sa isang kampo ang mga kapatid ni Sanji fam. Dahil kung ikukumpara natin ito sa naging pagtatangka ni na Luffy at ng kanyang mga kasama na palihim na pumasok sa teritoryo ni Big Mom at sagipin si Sanji, ay hindi natin may tatanggi na talaga namang nahirapan sila at kinailangan pa ni Luffy na parehong labanan at pabagsakin ang dalawa sa pinakamalalakas na anak ni Big Mom na sina Cracker at Katakuri. Ano nga kayang paraan ang ginamit ni Ichiji at Reiju at madali lang nilang nalusutan ang napakahigpit na depensa sa teritoryo ng Yonko crew na Big Mom Pirates? Pagkatapos naman yan fam, ay dumako na tayo sa may init na action sa Chapter 1049. Dito ay kagad na ipinakita sa atin ang isang napaka-interesante at mahabang flashback. Ang flashback na ito fam ay nagsasalaysay ng naging buhay ni Kaido nung siya ay maliit pa lamang bago pa siya napunta sa kamay ng mga Marines at World Government kung saan siya pinag-eksperimentuhan, inabuso at tinorture. Malalaman natin sa flashback na ito na si Kaido pala ay lumaki sa isang bansa na tinatawag sa pangalang Vodka Kingdom. Mukhang sa bansang ito nakuha ni Kaido ang kanyang pagkaumaling sa pag-inom ng alak at paglalasing fam. Dahil alam naman natin ang vodka ay isang uri ng nakakalasing na inumin na nagmula sa bansang Russia. Sa pagpapatuloy, katulad nga ng ating inaasahan fam, ay malupit at masaklap din ang naging kabataan ni Kaido. Dahil ang mismong hari ng Vodka Kingdom ang siyang nagkanulo sa kanya. Paano natin nasabi?
Ibinenta lang naman ng hari ng Vodka Kingdom si Kaido sa mga Marines. Sa eksenang ito, fam, ay makikita natin si Kaido sa loob ng kastilyo ng Vodka Kingdom na pinupuluputan ng kadena at dinadala ng mga miyembro ng Marines upang ilipat sa kanilang barko. Sinabi dito na may mahalagang dahilan kung bakit ibinenta ng hari ng Vodka Kingdom si Kaido sa mga Marines. Subalit sa ngayon ay hindi pa ito dinidetalye ng spoiler provider. Marahil, fam, ay katulad ni King, ay nabibilang din si Kaido sa isa sa mga ancient races o yung mga lahi na nabaon sa kasaysayan at nalimot na ng mga tao dahil sa katagalan ng panahon. Maaring ito ang dahilan kung bakit katulad ni King ay gusto din siyang mapasakamay ng world government upang mapag-eksperimentuhan. Ang tanong natin ngayon, fam, ay kung ito nga talaga ang dahilan kung bakit gusto ng world government na makuha si Kaido, ay sa anong ancient race naman kaya ito nabibilang? At ano-ano pa kaya ang iba pang mga lahi na binuo ng world government sa kasaysayan, katulad ng lahi ng mga Lunarian? Sa pagpapatuloy naman ng chapter, fam, habang ipinapakita sa atin ang pagdadala ng Marines kay Kaido papunta sa kanilang barko, ay bigla-bigla na lang nagwala ang strongest creature in the world na siya namang naging dahilan upang makawala ito mula sa kadenang nakapulupot sa kanyang katawan. At dahil nga sa pagwawalang ito ni Kaido, fam, ay nagawa niyang matakasan ng mga Marines na bumili sa kanya mula sa hari ng Vodka Kingdom. Grabe talaga ang taglay na lakas ni Kaido, no? Dahil tandaan natin, fam, na sa panahong ito ay hindi pa nakakain ni Kaido ang kanyang mythical Zoan Devil Fruit. Subalit sa kabila nito ay makikita natin na bagaman hindi pa nagtataglay ng Devil Fruit power si Kaido, ay madali pa din siyang nakawala mula sa mga kadenang nakapulupot sa kanya, dahilan upang makatakas siya mula sa mga Marines. Siguro kung ang lahi ng Lunarian katulad ni King ay nagtataglay ng napakatinding depensa at kakayahang makapagpalabas at makakontrol ng apoy, ang malamat na lahi naman na kinabibilangan ni Kaido ay nagtataglay ng pambihirang pisikal na lakas na siyang ang dahilan kung bakit binansagan siya ng buong mundo bilang strongest creature in the world. Pagkatapos ng eksenang yan, fam, ay lumipat naman ang tagpo sa isa na namang mahalagang bahagi ng buhay ni Kaido. Dito, fam, ay makikita natin si Kaido na nagdudulot ng kaguluhan sa isang isla na malayo sa Vodka Kingdom. And guess what, fam, kung ano ang isla na ito? Walang iba kundi ang makasaysayang isla ng Hachinosu, na ngayon ay alam naman nating nasa ilalim na ng pangangalaga ng Blackbeard Pirates at siyang nagsisilbing base of operations ng mga ito. Sa maalamat na isla ngang ito, unang nagkita si Kaido at Whitebeard. At dahil nasa murang edad pa lang si Kaido sa panahong ito, ay makikita nating bata din sa eksenang ito si Whitebeard. Para magkaroon tayo ng ideya, fam, ay tingnan natin ang agwat sa edad ni na Whitebeard at Kaido. Tandaan natin na si Whitebeard ay nasawi sa edad na 72. At si Kaido naman sa kasalukuyan ay 59 na taong gulang na. Ibig sabihin nito, fam, ay mas matanda ng 15 taon si Whitebeard kaysa kay Kaido. Kaya kung mapapansin natin, fam, nung unang beses na ipinakilala sa atin ni Oda si Kaido sa manga, ay tinawag ni Kaido na old man si Whitebeard nung sinabi nitong tamang napili ni Whitebeard na paraan ng kanyang kamatayan. At kung curious din pala kayo sa edad ni Big Mom, fam, ay 9 taon ang tanda nito kay Kaido, samantalang si Whitebeard naman ay 6 taong mas matanda kaysa kay Lin Lin. Dahil nga 15 taon ang tanda ni Whitebeard kay Kaido, ay maaari nating sabihin na sa flashback na ito ay teenager pa lang si Kaido, samantalang si Whitebeard naman ay nasa mahigit 20 taon o lagpas 30 taong gulang na. Sa pagpapatuloy naman ng flashback, fam, ay makikita na nga natin ngayon si Whitebeard na nilapitan si Kaido at kinausap ito. Dito ay sinabi ni Whitebeard kay Kaido na gusto siyang makausap ni Rox di Sebek. Sa pagkakataong ito na siguro inimbitahan ni Sebek si Kaido na maging miyembro ng kanyang crew. At sa pagkakataong ito na din siguro ipinanganak ang malamat na pirate crew na Rocks Pirates. And speaking of Rocks, fam, hanggang sa ngayon ay nananatili pa din ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao.
dahil kahit sa mahabang flashback na ito ni Kaido ay hindi pa din ipinapakita ang totoong anyo at itsura ni Sebek. At dahil nga sa puntong ito na ng kwento na buo ang Rocks Pirates fam, ay dito na din naganap ang maikling flashback ni Kaido na nagbalik sa kanyang alaala noong tuluyan ang natalo ng supernova na sina Trafalgar Law at Eustace Kid ang kanyang kapwa emperor na si Big Mom. Sa maikling flashback na ito ay pinakita ang unang pagharap ni Kaido at Big Mom, kung saan si Lin Lin ay tila ba umaakto at nagsisilbing nakakatandang kapatid na babae ni Kaido dahil pinag-iingat nito si Kaido sa kapitan nilang si Sebek at sinabing wag na wag siyang magtitiwala dito. Sa pagpapatuloy naman ng flashback ni Kaido sa chapter na to fam, ay makikita natin ang matandang si Kuruzumi Higurashi na sinusubukang imbitahin at kumbinsin si Kaido na sumama sa kanya. Kung matatandaan nyo fam, ay si Kuruzumi Higurashi ang matandang babae na nagbigay kay Orochi ng kanyang mythical Zoan Devil Fruit na Yamata no Orochi. Malaki ang posibilidad fam na naganap ang eksenang ito pagkatapos matalo ng pinagsamang pwersa ni Roger at Garp ang buong crew ng Rocks Pirates. Pagkatapos naman ng tagpong yan fam, ay nagpatuloy ang mahabang flashback ni Kaido kung saan makikita natin si Kaido na kausap si King. Dito ay tinatanong ni King sa kanya kung ano ba talaga ang totoong katauhan at kung sino ba talaga si Joy Boy. Ito fam yung parehong flashback na naalala ni King habang nagaganap ang laban nila ni Zoro. Kung matatandaan natin fam, sa flashback na yun ay sinabi ni King na naniniwala siyang si Kaido si Joy Boy. Subalit base nga sa bagong flashback na ito, ay mukhang ipinagtapat ni Kaido kay King na hindi siya si Joy Boy. Dahilan upang tanungin ni King si Kaido kung sino nga ba talaga si Joy Boy. Base nga sa mga eksenang ito fam, ay bigla tuloy akong napaisip kung paano naman kaya nalaman ni Kaido ang tungkol kay Joy Boy at kung bakit nakakatiyak siyang hindi sa kanya lalapat ang hula ng muling pagbabalik nito. Maari kayang katulad ni Roger at Oden ay alam din ni Rox D. Sebek ang tungkol sa propesiya ng paglitaw ni Joy Boy sa hinaharap katulad ng sinulat na propesiya ni Oden sa kanyang journal? Kung ganun fam, paano naman kaya nalaman ni Sebek ang tungkol sa propesiyang yon? Pagkatapos naman ng mga flashback ni Kaido fam ay bumalik na ang eksena sa kasalukuyan kung saan masasaksihan natin ang mga kaganapan sa mismong loob ng Skull Dome. Dito fam ay makikita natin si Denjiro na yakap-yakap pa din si Hiyori pagkatapos niyang pugutan ang natitirang ulo ng mythical Zoan form ni Orochi habang nasusunog ang katawan nito. Sunod namang ipinakita ang naging epekto ng rumaragas ang tubig na pinakawalan ni Raizo sa loob ng kastilyo ni Kaido. Dito fam ay makikita nating tuluyan na ngang naapula ng rumaragas ang tubig na ito ang malaking apoy na tumutupok sa buong Skull Dome. Subalit ang masama dito fam ay hindi lang ang sunog sa kastilyo ang nagawang maapula ng rumaragas ang tubig na ito, kundi pati na din ang mga flame clouds ni Kaido na siyang responsable sa pagpapalutang sa isla sa gitna ng himpapawid. Dahil dito fam ay nagsimula na ngang bumagsak ang buong Onigashima pababa sa lupa. Mabuti na lang at bago pa man tuluyang lumagapak ang Onigashima pabagsak sa Flower Capital, ay nagawa ni Momo na makapagpalabas ng sapat na dami ng flame clouds na siyang nagpalutang muli sa buong isla ng Onigashima. Pagkatapos naman ng eksenang yan fam, ay sa puntong ito na ay tinuloy ang literal na napakainit na eksena na pagsasalpukan ng ultimate finishing move ni Luffy na Gomu Gomu no Monkey God Gun at Shoryukayan Haki ni Kaido habang ito ay nasa kanyang Flaming Drum Dragon form. Dito fam, ay makikita nating sinalubong ni Kaido na parabang isang rumaragasang toro ang malabulalakaw na dambuhalang suntok ni Luffy habang bumubulusok ito pababa. At habang patuloy ngang nagsasalpukan ng napakatitinding mga atake na ito, ay biglang nagsalita si Luffy at sinabing babaguhin niya ang mundong ito at gagawin itong isang mundo kung saan hindi na muli pang makakaranas ng gutom ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ngang bitawan ni Luffy ang mga salitang ito fam, ay doon na niya nagawang ma-overpower at mahigitan ng ultimate finishing move ni Kaido na siya namang nagresulta upang tuluyan ng makalatkad si Kaido ng dambuhalang suntok ni Luffy
na gumugumo ng monkey god gun. Dito fa, may makikita natin ang katawan ni Kaido na nauhulog pababa sa Flower Capital. At habang bumabagsak ito papunta sa lupa, ay bigla na namang nagbalik sa kanyang alaalang naputol na flashback kanina kung saan tinatanong siya ni King kung sino ba talaga si Joy Boy. Sa puntong ito na sinagot ni Kaido ang katanungan ni King at sinabing si Joy Boy ang natatanging individual na siyang makakatalo sa kanya. Pagkatapos na masabi ito ni Kaido ay sumagot naman si King at sinabing kung totoo nga ang naging pahayag na yon ni Kaido ay nangangahulugan nito na hindi na darating pa si Joy Boy dahil nakakatiyak siyang walang sino man ang may kakayahang tumalo kay Kaido. Base sa mga flashback na ito fam, ay makakasiguro na tayo na nagawa na nga sa wakas ni Luffy na tuluyang mapabagsak si Kaido dahil katulad nga ng naging laban sa pagitan ni Zoro at King ay pareho nating nakitang isang maikling flashback pagkatapos talunin ni Zoro si King. Kaya naman ang ibig sabihin ng flashback na ito na biglang nagbalik sa alaala ng Beast Pirate Captain at Emperor na si Kaido ay si Luffy na nga talagang siyang nanalo sa dikdikang laban nilang ito. Grabe fam, pagkatapos ng napakatagal na laban na ito na inabangan natin linggo-linggo ay nakamit na sa wakas ni Luffy ang matamis na tagumpay. At sa wakas, pagkatapos ng napakahabang 20 taon ng matyagang paghihintay at pagtitiis ng mga mamamayan ng Wano, ay makakamta na ulit nila ang pinapangarap nilang kalayaan. Sa pagpapatuloy ng chapter fam, ay makikita naman natin ngayon ng Onigashima na hindi lamang matagumpay na naitulak ni Momo papalayo sa Flower Capital, kundi ligtas din niyang naibaba sa lupa. At pagkatapos nga na magawa ito ni Momo ay kagad siyang bumagsak sa lupa dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas at dahil sa labis na pagkapagod. Grabe fam, parang hindi pa din ako makapaniwala hanggang ngayon na nagawa na nga talagang manalo ni Luffy sa laban nila ng itinuturing na strongest creature in the world na si Kaido. At dahil nga sa bagong achievement na ito ni Luffy fam, ay wala na talagang sino man pa sa mundong makakatutol sa pagiging isa niyang Emperor of the Sea. At kasabay naman ng pagiging isang ganap na Emperor ni Luffy ay ang pagtatanghal sa Wano bilang isang malayang bansa na nasa ilalim ng pangalaga ng Straw Hat Pirates. Ibig sabihin nito fam ay may tuturing na sa wakas ang Wano bilang isa sa mga teritoryo ni Luffy. Ngayon naman fam na nagawa na ni Luffy na mapalaya ang Wano mula sa pangalipin ni Kaido at Orochi, sino na kaya ang sunod na kailangang harapin ni Luffy at ng buong Straw Hat Crew? Dito na kaya ipapakita ni Oda ang dati niyang sinabi na mapait at masaklap na sinapit ng tatlo sa pinakamalalapit na individual kay Luffy na sinasabo, Boa Hancock at Nefertari Vivi? At kung nakita natin sa Wano Arc ang napakalaking improvement ng taglay na lakas ni Luffy at ng kanyang crew, ano naman kaya ang ipapakita ni Oda na naging power-up ng isa sa mga huling makakalaban ng Straw Hat sa kwento? Walang iba kundi ang Blackbeard Pirates! Magkakatotoo nga kaya ang popular na teorya sa One Piece community na sa oras na mapabagsak na ni Luffy si Kaido ay biglang susulpot at magpapakita si Blackbeard upang nakawin ang taglay na mythical Zoa ni Kaido na Uwu-Uwu no Mi, Model Azure Dragon? Dahil kung titingnan natin ang pattern ng mga ninanakaw na Devil Fruits ni Blackbeard, ay makikita natin na pare-parehong itinuturing na pinakamalalakas na Devil Fruit sa kanikanyang Devil Fruit classification ng mga ito. Unay ang tinuturing na pinakamalakas na Logia na Yami Yami no Mi o Dark Dark Fruit na ninakaw nito sa dating 4th Division Commander ng Whitebeard Pirates na si Thatch na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mapawalang bisa ang epekto at ability ng anumang Devil Fruit. Pangalawa ang itinuturing na pinakamalakas na paramisya na Gura Gura no Mi o Tremor Tremor Fruit na ninakaw naman ni Blackbeard mula sa mismong kapitan ng Whitebeard Pirates sa si Edward Newgate na ayon kay dating Fleet Admiral Sengoku ay ang Devil Fruit na may kakayahang bumasak sa buong mundo. At syempre, ang ikatlong Devil Fruit na tinatarget ngayon ni Blackbeard, ang pinakamalakas na Zoan na ayon nga sa popular na teoryang ito ay ang mythical Zoan na Sure Dragon na pagmamay-ari ngayon ni Kaido. Pero paano kaya fam kung magkatotoo nga ang teoryang ito?
Pero sa halip na mythical Zoan Devil Fruit ni Kaido, ay Devil Fruit pala talaga ni Luffy ang siyang pinaplanong nakawin ni Blackbeard. Lalo na fam at ipinakilala na sa arc na ito ang totoong pangalan ng Devil Fruit ni Luffy. At lingit sa kaalaman ng marami, ay ito pala ang maalamat na Devil Fruit na pinakakinatatakutan ng world government, ang Hito-Hito no Mi model Nika. Kung ganon ay mukhang mapapaaga pala ang pagharap ni na Luffy at Teach Fam. Grabe! Kahit natapos na ngayon ang laban ni na Luffy at Kaido, ay hindi pa din natatapos ang mga paparating na hype ng mga eksena at laban na maaaring mangyari sa hinaharap ng kwento. Ano sa tingin niyo, fam? Sino na nga kaya ang susunod na kakaharapin ng Straw Hat Pirates pagkatapos ng Wano Arc? Maraming salamat sa solid na pagsuporta niyo sa ating channel, fam. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!